ikinuwento na sa ating lahat ng mga magulang natin yan, na meron daw taong ahas sa ilalim ng Robinson's Galleria. Itinatago raw na anak ni John Gokongwei, o kaya inilagay daw nila doon para pampaswerte kapalit ng paminsan-minsang alay na customer. Pero kung tatanungin mo si Rubina Gokongwei Pe, ang panganay ni John Gokongwei, ay wala daw katotohanan ng kwentong iyan. Kahit tanungin mo pa si Alice Dixon. Hindi taong ahas ang sikreto ni John Gokongwei Jr. sa tagumpay. Ang kwento niya ay hindi lang bunga ng kuro-kuro ng mga malilikot na isip. Sa katotohanan, napakalayo. Marahil ay maliit pa sa butas ng karayom ang dinaanan niya para makalayo sa kahirapan na pinagsimulan niya. At kung may halimaw man sa kwento ng buhay niya, siguradong natalo na niya ito gamit ang kanyang nangamamanghang diskarte. Noong August 11 sa taong 1926, pinanganak ni Juanita si John Jr. sa Xiamen, China sa kanilang honeymoon ni John Sr. Siguro iniisip mo, paano nakapag-honeymoon sa China kung mahirap lang sila? Chill ka lang! Pinanganak kasi sa mayamang pamilya si John Jr. Alam mo ba na ang lolo ni John Sr. ang may-ari ng pinakamalaking trading at insurance company sa Cebu? Alam mo ba na si John Sr. ang may-ari ng pinakamalaking kadena ng teatro sa Cebu? Pero sabi ko nga, kahit na ipinanganak si John Gokongwei Jr. sa isang mayamang pamilya, dadaanan pa rin niya ang kahirapan. Noong pumanaw si John Sr. noong 1939, na-confiscate ang mga teatro nila. Dahil dito, sila naman ang nabaon sa utang at tuluyan silang naghirap. Naghirap sila pero hindi naman mabubuo ang isang rags to riches na kwento kung wala yung rags na parte, di ba? Paano pa kaya ang kwento ni John na isang riches to rags to riches? Sa murang edad na 13, kumayod na si John at sa pamamagitan ng paglalako ng mga kandila at sabon ay tumutulong na siya sa kaniyang nanay na kumita. Di nagtagal, nilakihan na niya ang sakop niya sa pamamagitan ng pagbiyahe papuntang Maynila sa mga batel. Sa isang biyahe niya, nasira ang batel na sinasakyan niya at ang mga gulong na kanyang dapat na ibibenta ay ginamit ng mga pasahero bilang salbabida. Kahit na di inaasahan, sinabi niya na dapat tingnan natin ang mga trahedya bilang oportunidad para madiskubre ang ating tunay na sarili. Pag may nangyari sa iyong masama, isipin mo lang na nasa Pinoy Big Brother House ka. Dapat magpakabait ka pa din kahit medyo bad trip ang araw. Di nagtagal, dumating na sa bansa ang World War II. Sa mga panahong iyon, kumita si Gokongwei sa pamamagitan ng pagbibenta sa mga Amerikano ng sigarilyo at alak. Pagkalipas naman ng kaguluhan, sinubukan niyang palakihin ang kanyang negosyo at nagsimula siyang mag-supply ng mga harina, mga prutas, mga damit at kahit mga lumang dyaryo at magazine galing sa USA. Nabanggit ko ba na 20 taon pa lang siya nang simulan niyang gawin ito? Sa susunod na taon ay lumaki palalo ang negosyo niya at umabot na sa Maynila at Davao mula sa Cebu. 21 years old, may sariling negosyo na abot ang Luzon, Visayas at Mindanao. Wow! You need grit. First, build the capital. I needed money to buy my bicycle. Then, spend 10% of what you earn. Most people spend 110% of their earnings. After that, you have to be diligent and read a lot. Yan ang isa sa mga paniniwala ni Gokongwei pagdating sa negosyo. Pagdating sa pamumuhay niya ay medyo stricto siya at tingin niya ay basta may disiplina ka, di ka magkakamali. Di mo rin naman masasabing mali siya para maniwala sa mga ganyang prinsipyo. Bakit? Nakapagpatayo ka na ba ng sarili mong building para sa high school mo? Tingin mo magagawa mo bago ka mag-30? Nagawa ni John yan. Siguro nga, kailangan lang nating sundin ang mga sinusunod niyang prinsipyo, ano? Kinalaunan, naisip rin niya na medyo maliit ang kita pagdating sa negosyo ng trading. Nag-isip siya ng iba pang paraan para kumita. At naisip niya na mas maigi kung mag-manufacture siya at gumawa ng kanyang sariling mga produkto na pwedeng ibenta sa mga lokal na merkado. Sa ganitong paraan, mas makakatipid din ang mga bibili ng mga produkto niya at nakikita niya ito bilang isang paraan para makapagbigay pabalik sa mga Pilipinong nakatulong sa kanila. Kung di ka pamilyar sa mga produkto niya, punta ka lang sa grocery. Blend 45 na kape, chippy, cheese curls, C2. Ilan lang yan sa mga bunga ng mga kumpanya ni Gokongwei. Hay nako, sana all may utang na loob. Sabi nga niya, I want to pay back the country and the people of the Philippines who have helped me. We have enough. We're just sharing part of what we have. Buti pa siya marunong makontento. Di katulad ni X.
Sa mga taong 2013 hanggang 2017, nagbigay siya ng mga 100,000 piso sa mga charity kada taon. Dahil na rin sa sarili niyang mga pananaw, gusto niyang tumutulong sa mga eskwelahan o sa mga foundation na may kinalaman sa edukasyon. Sobrang pinapahalagahan ni John ang pag-aaral at tingin niya malaki ang papel nito sa pag-unlad ng isang tao. Sabi nga nila ay natatambakan ng opisina niya ng mga nanghihingi ng donasyon. Ang sekretarya naman niya ay mamimili ng mga sulat. Ang mga para sa edukasyon na mga sulat ay titignan niya. Yung iba, diretso sa shredder. Sa totoo nga, noong 80 kaarawan niya ay nag-announce siya na kalahati ng holdings niya ay ibibigay niya sa mga charity. Talagang ang nararapat siya para sa bansag ng Tatler Philippines na The Man with the Golden Heart. Natural, kasama na ng Robinson's Mall ang pangalang Gokong Wei. Pero ano pa ba ang mga kumpanyang sinimulan ni John? Ganito na lang, pumunta ka sa tindahan tapos bumili ka ng merienda. Tumingin ka sa likod ng titsirya na binili mo. Pag may nakita kang logo na U, gawa yan ng Universal Robina Corporation na siya namang sinimulan ni John. Saan pa? Tingin ka sa langit. May nakita ka bang dilaw na eroplano? Oo, si John Gokong Wei rin ang nagtayo ng Cebu Pacific noong 1996. Binuo niya ito para maging mas magaan sa bulsa ng mga Pinoy na bumiyahe sa himpapawi. Pero kung di mo naman gustong bumiyahe para bumisita sa mga kapamilya mo, may cellphone naman, di ba? Kung Sun Cellular ang gamit mong network, pati yan ay galing kay John Gokong Wei Jr. Nabili nga lang ito ng PLDT sa halagang $1.7 billion. Pero wala ng baterya ang cellphone mo, kaya mag-charge ka muna. Ay nalimutan kong ipaalala, malaki pala ang parte ng mga Gokong Wei sa Meralco matapos nila bilhin sa San Miguel Corporation ang stakes nila noong 2013. Kaya siya umabot sa $5.3 billion na net worth eh. Ang dami talagang nagawa ni John Gokong Wei Jr. sa kanyang mahabang buhay. Nabuhay siya ng 93 na taon at tuluyan siyang sumakabilang buhay noong November 9, taong 2019. Pero kahit wala na siya, mas mabuti sigurong isipin kung gaano kalaki ang impluensya niya sa buhay nating mga Pinoy. Biruin mo, mula sa pag-inom mo ng tsaa sa bote hanggang sa pagsakay mo ng eroplano papuntang probinsya ay dumaan sa kanya. Bukod pa ron, talagang nakakatuwang isipin na dahil sa kanyang mabuting puso ay napakaraming Pilipino ang natulungan niya sa pag-aaral. Grabe, saan ka naman makakakita ng taong ganyan sa mga panahon ngayon, di ba? Alam mo ba na isang linggo lang pagkalipas ng pagpanaw ni Gokong Wei ay sumunod na sa kanya sa kabilang buhay ang kanyang asawang si Elizabeth? Sila ay kasal ng 61 na taon at talagang hindi sila napaghiwalay ng kahit na ano bukod sa kamatayan. Pagkasama sila mula sa baba hanggang sa pag-abot nila sa mga pangarap nila sa tuktok. Talaga nga namang till death do us part. Malaking parte ng buhay niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawa. Sinabi nga niya na kaya siya porsigidong umasenso noon ay para sa kanyang pamilya. At dahil doon ay minahal siya ng kanyang pamilya ng katumbas ng pagmamahal na ibinibigay niya. Ikaw ba, minamahal pabalik? Pero tama na ang hugot, oras na para umasenso. Di nagsayang ng oras si John at tignan mo naman ang naging resulta. Dapat ikaw rin. Simulan mo na ngayon sa pag-like at pag-subscribe para matuto ka kung paano magtagumpay. I-share mo na din itong video para makapagsimula na ang iba. Sa mauulit,